Welcome back mga pare chong. Another Spear Fishing episode na naman tayo. Sa mga bago sa channel ko, please mag-subscribe kayo para lagi kayo updated sa lahat ng mga ina-upload kong videos katulad ito. Pero sa adventure, nakabalik na rin tayo sa pamamana guys. Nadelay yung upload natin kasi sobrang busy tayo ng mga nakarang araw. Kaya eto, magbawi tayo ngayong araw na to. Hindi nga lang tayo nakahuli ng marami sa drive natin ngayon, pero ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin tayo kahit na kakaunti lang yung blessing na natanggap natin sa araw na to. Kaya ito mga pare chong, at samahan nyo ko sa araw na to. Maghahanta naman tayo ng isda gamit ang ating spear gun. Kaya tara, let's go! Mga pare chong, ayan, good morning po sa ating lahat. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. At ayan, napakakalma ng dagat natin ngayon. Balik na naman tayo sa day dive natin. So pagpasensyahan nyo na po kung na-delay yung uploads natin. Almost 4 weeks tayong walang upload dahil medyo busy talaga tayo. Meron tayong mahalagang bagay na inasikaso. So alam nyo na siguro yun, yung in-update ko dun sa post ko na importante lang talaga. So yung misis ko kasi ay nagli-labor. During sa labor niya, merong komplikasyon kaya ayun, na-admit siya. Tapos emergency CS siya. Buti na lang yung bata ay safety naman yung bata na paglabas. Bali yung nanay lang ay matagal nakalabas dun sa ospital. Mahigit 2 linggo kami dun. Malapit na kami mag 3 linggo dun sa ospital. Kaya lang at hindi kami pinabayaan ng Panginoon at nakapag-recover din siya ng maaga. Ayan o, napakagalo ng dagat ngayon. Napakaganda. Ito yung bumungad sa atin kapalit ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Ilang araw din kasing malakas yung habagat gawa ng bagyo. Buti ngayon, gumalma na. Doon tayo mamaya magdadive sa favorite spot natin. Bali mamaya na tayo doon kasi malakas pang agos. Dito na lang muna tayo. Mamana tayo ng kahit na anong isda na pwede nating ibenta or pagkakitaan or kaya naman ay pag-ulam. So dito tayo magsisimula. So tara guys! Alam kong na-miss na yung spear fishing natin. Kaya tara! Mapaaway tayo ngayon. Let's go! Alright mga pare chong, ayun na, nabumungad agad sa atin itong napakalinaw na visibility. At along the way, papunta doon sa area kung saan tayo magdadive ay magload muna tayo ng mga rubbers natin. Para kung makita man tayo ng isda na pwedeng panain ay ready na po natin itong tirahin. Ang rubber sa panang na gamit natin ngayon mga pare chong ay 13mm lang po. From bunhole to trigger mechanism, ang haba po nito ay 120cm. Medyo mahaba lang siya tingnan kasi meron tayong extension dun sa kanyang dulo at yung pana din, yung shafting ay mahaba din kaya mahaba siya tingnan. Dito sa first dive natin mga pare chong, mayroon kaagad tayong nakitang good size na kitong or samaral or ang tawag nito sa amin ay buras. At timing yung pag drop natin dito, nandito lang sa tapat natin yung isda. At napaka curious nito at lumapit kaagad dito sa atin at hindi tayo pinatanggal ng maayos sa ilalim. At ito na yung ating naging unang isda natin sa dive natin ngayon. At
ayun mga pare chong, sinabi pa talaga yung line natin at buti na lang meron pa tayong hangin na kaya pa natin i-retrieve yung isda. At take note po doon sa mga espero na katulad ko, kapag sa tingin nyo po ay kapos na kayo sa hangin, ay huwag nyo na lang po subukang i-retrieve yung isda at mas mabuti na lang po na mag-resurface na lang muna at mag-ipon ng maraming hangin para sa pag-retrieve po ng huli nyo. Guys, buwi na natin. Isang samaral or kitong or ang tawag sa amin ito ay buras. Yeah, isa isa rin. After a couple of dives guys ay may nakita din tayong panibagong panain sa dive natin ngayon. Ito po ay grupo ng mga danggit, mga good size na sana. Kaya lang yung pinana natin, hindi natin ito tinamaan. Makalipas guys ng isang oras nating pamamana doon sa area kung saan tayo nakahuli ng samaral ay wala na pong napakita sa atin. Kaya lumipat na kagad tayo dito sa area na to. Ito yung area na to na tinuro ko kanina na favorite spot ko at danggit kagad yung bumungad sa atin. At pinana na rin natin ito at para masundan niya yung huli natin. Dito sa area na to guys ay hindi tayo nakatiming ng sampa ng mga isda. Kaya ito lang yung mga nahuli ko. Nakahuli na tayo dito ng tatlong danggit at isang samaral at isang namang grouper. Kaya lang yung grouper at isang danggit natin ay hindi na natin ito na-videohan kasi naglubat na po yung grupo natin. Kakahintay natin na makatiming tayo ng malaking isda dito sa area na to. Ganito po sa pamamana guys, talagang tsaga-tsagaan lang po talaga kasi hindi po lahat ng panahon ay meron or mayroong kang huli or mahuhuli sa dagat. Itong mga nahuli natin guys ay naebenta din natin to at nagtimbang po ito ng 1 kilo at kumita din tayo ng 200 pesos po ang kilo nito kasi mga malalaki na po at first class din po ang ori ng isda na to ito sa amin. Matuman yung panahon ngayon. Walang sampa ng mga malaking isda. At is lang muna tayo dito sa mga danggit. Paulam. A few moments later. Alright mga pare chong, ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At tayo po ay dadayo. Hahanap tayo ng mapana natin ngayong hapon ito. Doon tayo mag-dive sa mga spot na palagi ko kung pagpanaan ng mga ilak. So kahapon nga pala mga parichong, bago yung ay pagkatapos ng ating morning dive, pagkahapon noon nag-dive tayo. Kaya lang hindi natin nadala yung camera kasi lubat yung dalawang baterya. Ganda sana yung huli natin kahapon sa hapon. Kaya lang, wala tayong kamerang dala. So, ito yung dugtong ng video natin. Karugtong natin. Kasi yung morning dive natin kahapon, kakaunti lang yung huli natin. Pero nakabawi naman tayo sa hapon. Nakabawi naman tayo kahapon sa hapon sa ating afternoon dive natin. Kaya lang, hindi tayo nakapag-vlog. Ayan. So hahanap tayo ng panibagong panain natin ngayong hapong ito. Babalikan natin yung spot kahapon na napanaan natin. Nakahuli tayo kahapon ng 2 rainbow runner at 2 ilak. At yung 4 ay nagtimbang ng 4.5 kg. Nakabawi din tayo. Sana makahuli din tayo ngayong hapong ito.
Unang losong natin mga pare chong, may nakita kagad tayong tatlong golden tribali. Malalaki na sana, nasa mga tagdalawang kilo na. Kaya lang, maila po ito. Siguro ito ay naka-experience or nakasalubong na ng espero na katulad ko. Kaya talagang mailap, ayaw po magpalapit sa atin. Talagang distansyado po at kapag kapanain naman natin ito ay check na hindi natin ito matatamaan kasi out of range pa po kung ito po ay lumalapit. Kaya no choice tayo, reserve fish na lang muna tayo para mag-ipon ng maraming hangin kasi kinakapos na tayo dito. Pagkatapos ko mga pare chong makita yung tatlong golden tribali ay hindi na ako pinakitaan ng iba pang uri ng isda sa dive natin ngayon. At nangyong nangyari, nagpalipat-lipat na ako ng tatlong bases or tatlong spot yung napuntahan ko at hindi rin tayo nakachempo or naswertehan sa dive natin ngayon. At buti na lang dun sa panghuling part ng video natin, sa panghuling spot na napuntahan ko, nakapana pa ako ng isang samaral or golden tribali or ang tawag naman sa amin ay buras. At yun na rin yung naging una at panghuling isda natin sa afternoon dive natin ngayon. Isa lang yung huli natin ngayong araw na to pero ayos lang. Ganun talaga sa dagat at hindi talaga merong swerte na nakaabang. Kaya tsaga-tsaga lang po talaga tayo. Nakatibing tayo dito mga parechong nung pagkaset kaagad natin ng ambush dito sa gilid ng bato na to. Merong grupo ng mga samaral na dumaan at buti na lang napakaamo po. At pinili natin itong pinakamalaki since wala pa tayong huli sa dive natin ngayon. At ito na yung ating naging una at huling isda sa dive natin ngayon. Napakababaw lang po mga parechong, dito natin ito nahuli sa mababaw na area. Hindi pa lang tayo pumunta doon sa o umabot doon sa mileage. Nakahuli tayo. Isa din tayo. Grabe. Tatlong spot na yung napuntahan natin. Dito pa tayo nakahuli. Bago ako mga pare chong, nag-set muna ako ng panibagong pag-ambush dito sa mileage, dito sa area kung saan ako palagi nakita ng mga ilak or ang tawag sa amin ay mga lupak. At timing sana yung pagka-ambush natin dito, meron tayong nakita. Kaya nga lang ang nangyari ay nakawala yung isda at hindi natin napuruhan ng maayos. Nakatago sana yung shafting natin guys, yung nga lang yung nangyari ay napalaki natin ng maayos yung sugat ng isda. Kaya yung nangyari naka-alpas or nakatanggal po sa shafting natin or sa flapper natin.